Hi guys, so today is September 19, 2020, at nandito ako sa Glorieta kasi dito kami mag-meet ng kapatid ko. Bibili kasi kami ng tablet ng dalawa kong kapatid na nag-aaral pa since diba nga online schooling na at required pag internet. So, meron naman kami laptop dun sa bahay. Binili ko yan before ako ipasal. Pero kasi yung isang kapatid ko is nag-work from home din. Kaya nagsalitan sila na gamit dun sa laptop. Unfortunately, hindi kaya. Ang original plan is bumili ng PC. Kahit isa lang muna. Pero since hindi nga namin kakayanan ng dalawa ng kapatid ko bumili ng ganun, yun na lang kami nag-decide na tablet na lang. Mag-isa kami, ako yung bibili nung isa, tapos siya naman bibili nung isa din. Para dalawa yung magamit nung dalawang kapatid ko. Meron na kami prospect na tablet, which is yung Huawei MatePad na T8. Kaya, inantay ko na lang kapatid ko para sabay kami bumili. Tapos, 5 PM pa kasi yung out niya. Malamang mga 5:30 nandito na siya. Although, around Makati lang naman din siya nag-work. Pwede nga nung lakarin. Okay. So yun, waiting na lang din ako dito sa activity center ng Glorieta. Tingnan ako. Yeah. Ito niyo. Yung sisilim. Tapos may cobra fern pa. Ang gandang pang background, di ba? Banarin ng buko. Hindi ako makapagpagupit. Hindi pa kasi ako nakapuntoy sa mula. Hindi ako magpagupit. Karantay ko na mga kapatid ko dito. Ako, siretso na kami sa lorry. Pag-ing kita-tsa ka namin dito sila. Pero, before namin pala ibigay yun, may gagawin na akong prank sa dalawa kong kapatid. Gusto makikita nyo na lang mami. Sana maging successful yung prank. Pero hindi naman seryoso masyado yung prank na yun. Ang aim ko lang talaga is magpaiyak ko sana yung mga kapatid ko, pero I doubt kung iiyak sila. Kasi napakang loko-loko ng mga yun. Kung napanood niyo yung pabobohan challenge na ginawa ko, yung dalawang kasama ko doon, yung dalawang kapatid, sila yung bibigyan namin ng tablet. Kasi sila na lang yung nag-aaral sa amin. So, pinamis kasi namin mag-asawa na kahit anong mangyari, tutulungan namin yung both families namin para at least nandun pa rin yung care namin sa pamilya. Yun lang. Sabihin kasi ako. Di ba alam nyo naman yung plano namin ni Aris na ano? Na tumira na kami sa binangunan. Oo nga. Mangyayari na yun. Tutuhanin na ha? Oo. Tututuhanin na namin yun. Kasi may nangyari sa office. Ayoko na lang elaborate kung ano yung nangyari. Eh, syempre, kaya kailangan ko rin na sa kaya kailangan ko din na malaman yung plano namin kasi may possibility na hindi ko na kayo magpag-aaral. Kasi meron kaming ipon. Yung ipon na
para sa tuition fee ni Mala, sa tuition fee mo, or yung ano, di ba alam mo naman yung mga kailangan mo, binibigay naman naman. Kaya lang, kukulangin din kasi kami. Yun kasi yung panimula namin sana ni Aris. Kapag, yun na, dilipat na kami. Siguro mga next month. Kaya, gusto ko lang malaman yung dalawa na yun yung plano na. Kaya by next, mga next sem. Alam mo din yun, bakla. Diba? Isa ka rin eh. Beneficiary ka din eh. Kaya, ewan ko. Ayoko na lang i-ano. Basta malala yung nangyari. Na pwedeng ikatanggal namin. Lalo na ni Aris. Kaya, pinili na. Tigil kayong dalawa. Lalo na si Mala. Tigil ka na. Next year. Biglaan din eh. Hindi na rin kasi namin pwedeng i-ayusin. Dahil malala na yung nangyari eh. Kaya yun. Ano? Tahimik ka. Kayo mas lalo protected. Lalo pa naman. Kasi ikaw yung talagang total yung malaki yung issue. Mm-hmm. Ako ano lang naman. Abandoned person lang naman ako. Diba? Pwede natin gawing option yun. Mag-transfer ka sa public school. CUP talaga? Wala kang ano doon. Hindi. Pwede naman sa iba. Basta ipasa mo lang. Ipasa mo lang yung mga exam mo pag gano'n. Wala ako na pasakan. Nega mo. Pero pero isa prank. Isa prank nga! Alat! Hindi mo nag-discord dyan, oh. Siyempre. Ano ba ito? Yan. Ganyan. Pero magkasama kasi kami nung sa kanina. Gawin kami ng ano, tablet. Pero isa lang. Isa lang. Sabay kami yan, pinauna ko lang. Naroon na lang ako. Bisa ko nung dalag. Ito na nga nag-video. Ano ba yun? Naka-video pa lang. Is it? Ba yan? Ano na lang yung audio bigyan natin? Oo. Isa lang. Audio. Ano ka audio? Pero siguro ano, bukas na nang ibibigay niyo sa mga sa'yo. Ate ba yung takpa mo yung ano? Makakalimpa kami yun. Hindi, binigay lang sa amin yung taga-Huawei. Mabait sila eh. Ano, tanga-tanga, besh? Ito, oh. Ano ba yung sila? Turo mo lang. Unboxing. Ingatan nyo naman, ha? Kano ka? Utang na lobog mo ng ano yun. Hilo, kapala ko talaga itong bakit. Timmy! Dapat pinatagal mo mga kayo. O sige, ulitin natin from the start. Bibilan ko pa kayo ng ano, ng flip cover. At saka yung ano, yung may keypad. Ay, keyboard. Meron na rin yung SIM card at saka bawal ang tanga dyan. Ha? Hotdog.
Paano password? Gagamitin nyo lang yan kapag sa school, ha? Hindi nyo yan gagamitin kapag ano. Sa akin. Kaguto. Parang ganito nga, di ba? Nasa balita. Nakahingi lang pala. Ito tayo ng puso para makingi ng ano. May Mayor Joyce na kalag. Ah, di ba malaking tinatanong mo sa akin kung anong challenge natin ngayon? Ayan na yun. Huwag na, talo ka na naman doon. May games. Ayun na yung mga. Gagamitin nyo lang yan sa school. Pero hindi yan pang ano, music kayo. Pang lande. Pang lande. Tsaka, may internet yung sa itong. Hindi maganda camera niyan. 2 megapixel lang sa harap, 5 megapixel sa likod. Ito pa sa nanay mo. Wala, may picture nyo agad oh. Bakit? Proof yan na hindi kami nanggaling QC. Visit kayong dalawa. Makati. Doon sa ano? Sa City Hall ng Makati. Wala man lang previs. Hulo. Hulo. Ay, bakit Peter? Peter na Peter yung kasi. Yung dati yung ano yan. Hoy, huwag kayo mag-picture na mag-picture pang aral yan. Mag-download pa ako. Ano sasabihin nyo? Thank you. Salamat. Shopping. Salamat, Mayor Joyce. Sana ulo. Ay, Bobo, hindi tinignan nyo nasa loob ng ano, box. Puro ano lang. Ay, mala, hindi tempered glass ay, yan, ha? Ano lang. Pwede maingat ako sa salo. Bakit puro tempered na rin? Years na hindi yan nakatempered, ha? May tempered daw ng Decrebel. Wala. Hindi, yung sinasabi ni Kuya sa labas. Yung nagbebenta niya sa labas. Di-prankster ka na pala. It's a prankster! Tsura pa natin, tignan mo yun. At saan yung head mo? Lagi mo ng filter yun, ay makinis kami ah. Baka mo. Paabutin nyo naman yan ng dalawang taon. Bro, 2 years? Oo. Aabot yan, besh. Kasi hindi naman nila papakailan. Minsan kasi 6 na buwan lang, wala ni. C-type din yung charger. Hindi. Hindi, yung C-type yung ano dulo. Ay, hindi. Iba alam ko yun. Anong alam mo sa amin dito? USB sinagot mo. It's a prank. Ano ba ito? Ano ka sa nanay mo? It's a prank. Pranksters to. Prankster ka na pa. Ako mag-out ko. Oh, paano mag-outro? Alam mo ba? Ay, ba? Tulungan ka! Kwento mo yung ano, yung sinabi ni ano, ng sales kanina. Sales staff. Congratulations po sa bago nyo. Kuya, huwag mo ko'y congratulate. Hindi ako natutuwa. Congratulations. Pinash niya ka, te. Awag niya nang itanong. Hoy, walang taga dyan! Hindi, kaling kay ano yan, kay Joyce Belmonte. Hindi akong cheating. Hindi siya mag-order sa na. Wow. Thank you for watching our vlog. Huwag niyong kalimutan mag-like, so ayano ako, na prank po kami. Yun po, magaling po masyado. Wait. Tapos nag-vibe din po kami ng basahan. Pangay na lang. Ganun kami na lang. Tsaka imahin niyo na rin ako. Char. Thank you po, Mayor. Nakauwi na ako ng bahay. Hindi ko na tinapos yung video dun sa amin, dun sa bahay namin. Kasi medyo nagmamadali na rin ako kasi nandito na nga yung asawa ko sa bahay namin. Kasi kailangan yung asawa ko kaya nagmadali na din ako umuwi. Anyway, unexpected yung prank na yun sa kanila. Kasi akala nila yung sasabihin ko yung announcement is preggy na ako. Pero kung mangyayari man yun, hindi ko rin gagawing prank. Siguro, more on surprise na lang. Tapos, ano pa ba yung mga nangyari doon sa bahay? Kanina is, yun, nag-chit-chat lang kami. Kumain, doon ako nag-dinner. Bumili lang kami ng pizza. Tapos, yun, nabudol na naman nila ako sa pera. Kaya,
pag nandun talaga ako sa bahay namin, wala, kailangan talaga may baon ako laging pera. Okay lang yun kasi minsan lang naman kami magkita ng mga kapatid ko eh. Minsan lang naman din akong dumalaw dun since I got married. Siyempre, sa ngayon, priority ko na siyempre yung pamilya namin ng asawa ko. Pero, we are sure naman sa both families namin na kung ano yung makakayanan namin is ibibigay namin sa kanila kahit may sarili na kaming pamilya. Kumbaga, part na yun ng, ano yun, ng buhay natin eh. Part na yun ng kultura natin mga Pilipino na hanggat maaari, kailangan pa rin natin tumulong sa kanya-kanya nating pamilya, di ba? Hindi siya isang responsibilidad o obligasyon. Ano yan eh, more on kung ano yung nasa puso mo, nasa tingin mo yung makakatulong naman, di ba? Ba't hindi mo gawin? Kaya nag-decide din talaga kami na tumulong pa din kahit pa paano. Maliit man o malaki yung ibibigay namin sa kanila. Ang importante sa amin is makita namin silang masaya at okay. Lalo na ngayon, di ba? Lalo na ngayon may pandemic tayo. Kaya hindi lang sa aming dalawa, hindi lang yung relationship namin, hindi lang bilang mag-asawa yung binibigyan namin ng pansin, kundi syempre yung mga mahal din namin sa buhay, di ba? Kasi nangangailangan din sila. Dahil nandito tayo sa Pilipinas, hindi ganda ang sitwasyon ng buhay natin, di ba? Kaya iyon sana ang message ko lang sa dalawa kong kapatid na nag-aaral is pag-ingatan niyo yung tablet na binigay namin sa inyo. Actually tatlo kami doon. Yung kapatid ko, si Beshi 1, saka si Beshi, iba si Beshi 1 saka si Beshi 2. Si Beshi 1, si Aris at ako. So pinaghirapan namin yun para maibigay namin yung kalidad ng edukasyon na kailangan nila. Para naman hindi para magkaroon kami ng hindi para magkaroon kayo ng utang na loob sa amin, kundi para sa inyo din naman 'yan. Hindi lang para sa hindi talaga para sa amin 'yun. Ang gusto namin is makapagtapos kayo at magkaroon ng magandang trabaho. At sa ang hiling lang talaga namin is matulungan yung mother namin. Anyway, ang pamilya kasi namin is hiwalay na. Hiwalay na yung father and mother ko. Ang mother ko is nasa Bicol. Supposed to be is dapat uuwi siya ng June, pero nga 'di ba nagkaroon tayo ng lockdown. So hindi nangyari 'yon. Sa ngayon is inaalagaan niya yung lola namin, nandun sila. And then yung father ko naman is nandun lang din sa area ng mga kapatid ko. Hindi siya nakatira mismo sa bahay namin since nung naghiwalay sila. So, hindi ko na-elaborate kung ano nangyari, kung ba't naghiwalay. Basta, iyon. Ayoko na rin kasing pasukan ng madadramang eksena sa buhay namin yun. Basta, ang ano namin is naranasan namin yun. Kung ano yung problema ng isang pamilya. Kaya ngayon, kaming dalawa ng kapatid ko is talagang sinusuportahan namin yung pag-aaral ng dalawang kapatid ko. Actually, sila na lang naman kasing dalawa nag-aaral eh. Kaya, di lang yun yung suporta, kundi para sa akin, ayoko lang din kasing maramdaman nila na malungkot, na ma-depress, ma-stress dahil nga doon sa nangyari sa family namin. Gusto ko lang din na kahit ganun yung nangyari sa pamilya namin is tuloy pa rin ang buhay, di ba? Hindi nila kailangan magpakalumok sa nangyari, kundi mag-move forward lang tayo, di ba? Yun lang naman ang hiling ko sa kanila bukod sa pag-aaral ng mabuti is i-enjoy nila kasi bata pa sila eh, ayoko silang ma-stress. Ayoko pagdating ng araw, pagtanda nila is problematic na. Diba? Yun yung nararamdaman namin ngayon. Kung magiging problematic ka man dahil yun sa stress siguro, pero hindi yung maghuhukay ka pa ng galit dahil sa nangyari sa family. Yun ang lagi kong sinasabi ko sa kanila. Na kalimutan na natin yung nangyari. Nangyari yun dahil yun ang plano ni Lord. Nangyari yun dahil ginigising tayo ni Lord na mas magtiwala pa sa kanya sa lahat ng plano niya, diba? So, yun. Sa dalawang kapatid, yun lang ang hiling namin sa inyo ni Aris na mag-aaral kayo mabuti dahil kaya namin kayong suportahan.
yung prank na yon is hindi totoo yon na malala yung nangyari. Prank lang yon, joke. Hindi totoo yung ganun. Gusto ko lang talagang i-prank talaga kayong dalawa. So, yun lang. At sana ay tumulong din kayo sa kapatid ninyo, sa mga kapatid ninyo dyan sa bahay. Kasi, diba, kayo-kayo na lang nandyan. Kayo-kayo na lang yung magtutulungan. At, yun na lang yung sigurong maitutulong nyo sa ngayon is yung tumulong sa gawaing bahay. Maging magalang pa din, lalo ka na tryan, bakla. Diba? Ngayon lang, yun pa ba ang sasabihin ko? Wala na. Happy naman sila sa naibigay namin para sa pag-aaral nila kasi diba online class na ngayon. Yun talaga kasi talaga yung kinukulit nila sa akin na magpabili na ng tablet dahil nahihirapan na sila, lalo na si Tayo nahihirapan sa pagsagot niya ng mga assignment niya. Dahil naghihiraman sila dun sa laptop, eh isa lang yun, talagang hirap din talaga sila. Kaya pinush ko na lang din yung pagbili ng tablet sa kanila. So, yun. Ako, masaya ako kasi masaya sila. Gusto, yun lang naman ang kahilingan ko sa kanila ngayon. Maging masaya sila kahit ganito yung nangyayari sa atin. May aral din naman kasi lahat ng nangyayari, diba? So, yun lang guys. Sana ay nasihan kayo sa pagpaprank ko sa mga kapatid ko. At sana ay isubscribe yun na din ako. I-like yung video na ito at i-notify i-notify nyo na rin para magkaroon kayo ng mga updates sa aking bagong videos na darating, diba? So yun lang guys, see you on my next video. Keep safe, God bless, and bye.